Jeremias. Hiniling ng mga tao na ipanalangin sila ni Jeremias. Ika-42 kabanata. Pagkatapos, lumapit kay Jeremias sina Johana na anak ni Kareya, Azariah na anak ni Hosea, ang kasama nilang opisyal ng mga sundalo, at ang lahat ng mamamayan mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sinabi nila kay Jeremias, "Nakikiusap kami sa iyo, kaming mga natitira na ipanalangin mo kami sa Panginoon na iyong Diyos. Marami kami noon pero ngayon kakaunti na lang, katulad ng nakikita mo. Manalangin ka sa Panginoon na iyong Diyos para sabihin niya sa amin kung saan kami pupunta at ano ang dapat naming gawin." Sinabi ni Jeremias, "Sige, mananalangin ako sa Panginoon na inyong Diyos para sa kahilingan niyo at sasabihin ko sa inyo kung ano ang sinabi niya. Wala akong ililihim sa inyo." Sinabi pa nila kay Jeremias, "Ang Panginoon na iyong Diyos ang tunay at tapat nating saksi kung hindi namin gagawin ang lahat ng sasabihin niya sa pamamagitan mo. Magustuhan man namin o hindi, basta't susundin namin ang sasabihin ng Panginoon naming Diyos para maging mabuti ang lahat para sa amin." Pagkalipas ng 10 araw, nagsalita ang Panginoon kay Jeremias. Kaya pinatawag ni Jeremias si Johana na anak ni Kareya at ang lahat ng kasama niyang opisyal ng mga sundalo, pati ang lahat ng mamamayan mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. At sinabi ni Jeremias sa kanila, "Hiniling ninyo na manalangin ako sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, at ito ang sagot niya, kung mananatili kayo sa lupaing ito, ibabangon ko kayo at muling itatayo at hindi na ipapahamak, sapagkat totoong nalungkot ako sa kapahamakang ipinaranas ko sa inyo. Huwag na kayong matakot sa hari ng Babylonia, dahil kasama ninyo ako at ililigtas ko kayo sa mga kamay niya. Kahahabagan ko kayo, gagawa ako ng paraan para kahabagan niya kayo at payagang manatili sa inyong lupain. Pero kung ayaw ninyong sundin ang Panginoon na inyong Diyos at sasabihin ninyo, hindi kami mananatili sa lupaing ito, pupunta kami sa Ehipto at doon maninirahan, dahil doon ay walang digmaan o taggutom. Ito ang sasabihin sa inyo ng Panginoong Makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Kayong mga natitirang taga-Huda, kung nagpasya kayong pumunta sa Ehipto at doon manirahan, ang digmaan at taggutom na inyong kinatatakutan ay susunod sa inyo, at doon kayo mamamatay. Ang lahat ng may nais manirahan sa Ehipto ay mamamatay sa digmaan, gutom at sakit. Walang sino man sa kanila ang makakaligtas o makakatakas sa kapahamakang ipaparanas ko sa kanila. Ito pa ang sinabi ng Panginoong Makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, kung paano ko ipinadama sa mga taga-Jerusalem ang tindi ng galit ko, ipadarama ko rin sa inyo ang galit ko kung pupunta kayo sa Ehipto. Susumpain at kasusuklaman kayo ng mga tao. Kukutsain nila kayo at ituturing na masama at hindi na kayo makakabalik pa sa lupaing ito. Kayong mga natitirang taga-Huda, sinasabi ng Panginoon na huwag kayong pupunta sa Ehipto. Tandaan niyo ang mga babalang ito na sinabi ko sa inyo ngayon. Hindi mabuti ang ginawa ninyo. Hiniling ninyo sa akin na lumapit sa Panginoon na inyong Diyos at manalangin para sa inyo, at sinabing gagawin ninyo ang lahat ng sasabihin niya. Pero ngayong sinabi ko sa inyo ang ipinapasabi niya, ayaw naman ninyong sundin. Kaya tinitiyak ko sa inyo na mamamatay kayo sa digmaan, taggutom at sakit sa Ehipto, sa lugar kung saan nais ninyong manirahan.